Patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagdating at lalo po nagpapasalamat kay Mayor na pagdating dito para po sa consultation. So, pinag-usapan po namin ang anong magiging suggestion para po sa Simbalyarit at para sa Nazareno. And hindi naman kami, nag-usap naman kami at may meeting pa ang AITS no, sa Linggo yata. No? At ipapabot ni Mayor ang aming pinag-usapan. Kaya ako ay nagpapasalamat na nandito siya, nandito din si Monsignor Dean Bobar Cordell sa ating shrine sa Quiapo at nandigin siya ng mga nandigin. Kaya maraming salamat kayo sa pagdating sa pag-usapan. At nandito rin si Father Dito, siya po ang rector naman dito sa shrine ng Santo Niño kasi sa Niño na malaking okasyon no, sa January natin. Pagkatapos ng Nazareno, ay hindi naman yung Santo Niño. Bishop, meron pong initial na changes mo tayo i-expect ko? Depende po yan sa dating sa pag-uusapin. No? Kasi hindi naman ito may hila. No? Kasama ang ADF, kasama ang NCR. Kaya mag-aantay na lang kami no? sa pag-uusapin ngayon. Nangako naman siya ngayon na pagkatapos ang ADF nila, ipapaalam sa amin paano yung pag-uusapin. Pero paano po yung recommendation sa audition? Para po ba namin malaman yung naging recommendation na yung mayor? Ang recommendation ng sa amin na i-consider nila kung nangyari yung curfew kasi sa Simbang Lumig. No? At ganoon din na recommendation ng mayor tungkol sa Nazareno rin na iwasan na yung pag-ikot ng Nazareno. Kaya ang suggestion namin na sa Nazareno ay marami mga isa. No? Kaya nga yung curfew para mas spread out yung mga tao. Ganoon din po yan sa Santo Niño. No? Kaya gano'n din sa Simbang Gabi, no, para hindi po magkasama-sama yung mga tao, yung kami na pagkakataon na damihan yung isa. Kaya consider nila yung curfew para po magkaroon na maraming isa at hindi magkalikit-ikit yung mga tao. Anong oras po yung... Wala pa, kasi sila naman lang may decide. No? Well, muna, nagpapasalamat kami sa kaunuhan ng mga simbahan. Bishop Ovidio at mga kapayan, sila Monsing, na, well, it only proves that they are really cooperating. The mere fact that they are requesting, they've been following medical protocols in the past. But as we move towards opening of businesses and economy, we must move also other sector or members of the society. Okay. Kailangan bigyan din sila ng pansin. Natutuwa kami sapagkat yung iba nilang mga request talagang doable. And tama rin na sinabi ng Bishop Pabillo, it is not up for us, both of us, just to be submitted to all the members of the IETF and the Manila Mayor. And by Sunday, mag-meeting kami, and immediately, na mag-promission ako kay Bishop, pagkatapos na pagkatapos, i-update siya. Now, meron isang mga logical na talagang na para ganda-ganda ng idea na sinuggest yung si Bishop Ovidio ng mga kasama natin pa. Na kung pararamihin natin ang misa at lalakyan ang espasyo in terms of occupancy sa loob ng simbahan, it would be better na maiiwasan natin na siksikan na mga nagsisimba sa labas ng simbahan. Which makes sense. Kaya talaga nandito para makinig o matulong. Ngayon, na-realize namin na o nga. Kaya sa pagbibigay sa labas, gawin natin na di ba 30% yung occupancy ng bahay sambahan o simbahan. O may ample space. Tapos, number of masses, including those prohibited hours to be adjusted. So, yan ang mga bagay na pinitingnan namin. Meron na rin sinadjust sa atin sa Quiapo. May sinadjust na rin sa Santo Niño. So, ang punagdulo na lahat ng ito, dito nilang talaga, ito ang ipapatunay na ang mga mamamayan, mga sektor at pamahalaan
nag-uusap-usap, nagpa-plano-plano, ang bottom line, para sa kaligtasan ng lahat, at the same time, moving forward, to continue to practice our customs, traditions, cultures, ay mga pamana sa atin. Kaya yun naman, magpapatuloy ang ating pagpupulong, and we will update you as soon as possible. And we will discuss this all matters based on suggestions, requests, and to be considered para sa aming mga Metro Manila. So far, wala silang hiningin mahirap. Wala silang hiningin na makakapag-revisyo. And I believe inside the church, meron mga responsabling individual na ilang green disiplina na patuloy na mapangalaga ng bawat isa. Yes, I believe that also that sabi ko sa inyo, Manila Gatos, after everything said and done, you believe in God. Do your best and God will take care of the rest. So having said that, as a matter of belief and principle, kailangan natin naman kumapit ang patuloy ng magkaroon ng pag-asa. But doing so, we can be, at the same time, we can be responsible. The church, the people, and the government. Mayor, specifically yung puso si Magbeta, yung meron po sa 9 PM, and then yung madaling araw, kung may pagkakasakot po sa guest and time na kung spread out sa iyong mga we will make it official after the meeting on Saturday. But one thing for sure, hours and days is part of the discussion. Isa yun sa mga kailangan namin bigyan ng attention. And yung isa talagang idea, yan yung isang magandang idea, instead of 10%, make it 30% because it is better for our people to go inside the church with enough space instead outside of the church na siksikan at dikit-dikit. Yung tingin ko medyo in the middle of the discussion yun yung isa sa pinakamagandang salient point na pwede natin kasi if you can give it to the restaurants and other businesses ay kung responsable naman sila so tingin ko mga posible mga bagay na pwedeng bigyan ng pansin. Mayor, sige po kasi po ba na translation next year po, hindi po siya magiging traditional na kasanayan po. One thing for sure, let's just talk about today. If we have the same situation today, come January, it's a no-no. So, yung no-no, pinaghahandaan ngayon. So, may mga alternative po. So, may awan yours. Come January, bumuti tayo. We'll go back to the yung ating kostumbre, yung ating tradisyon, ipatutupad pa rin natin yun, yung luma. But for now, just to be safe, so that everybody who are involved can prepare respective plans, then kalapin yung mga plano at pag-usapan sa isang lamesa, then we proceed. So, we are talking only of us of today. If this same situations that we have, iba yung mangyayari sa January. But if you are in a good good day, we'll go back to the normal. Because we love to see yung tradisyon. Santo Niño dito, pagka bilumasan Santo Niño rito sa tundo, talaga na po. Lahat ng Santo Niño sa loob ng bahay, lumalabas. Ganun din sa rin. All over Metro Manila and some provinces, nearby provinces, yung local Manila. So, that to see this as a matter of faith and tradition. So Mayor, ulitin ko lang po. So as of today po, kung ngayon po pag-uusapan, no-no po yung translation. Yes. If as of today, if we have the same COVID situation. So halimbawa, halimbawa lang, sa tulungan niya na kami malamang, nagkaroon ng gamot ng November. The city of Manila, for that matter, is ready in our own little way because we have naka-earmark eh. Nasa banko yung pera namin pang bilhin ng vaccine. So
So we start back giving vaccine to the people to keep them safe. So if they are safe, or safe from harm, then we can proceed with the traditional way. Kaya kung ganito sitwasyon, normal yun. At alam na nila mo ang sila. Kaya kung kami may mga anong tawag na contingency plan, sana nga pumuti. Para wala masyadong umo na maging at paliliwan natin. But for the meantime, sa ating mga nananampalataya kay Po Nazareno, ako na po, yung pababaan nyo, ang kailangan natin ngayon, unawaan, pagkakaintindihan, malasakita. For now, sa pagkulit na ng pandemya. Hindi namin pinagdadagot sa inyo si Nazareno. Gusto namin lahat yan. Kaya ako eh, sabi ko sa inyo, talaga kami, bumipila kami sa kalsada, pagsabi ninyo. But we have to understand, sabi ng Diyos din, pangalagaan at mahalin mo din ang sarili mo. O pag-ingatan mo. Pag malasakitan mo ang kapwa mo, ito yung pag malasakit sa kapwa. So, ang kabayaran nila, good things come for those who wait. So yun nga ngayon, kung magkakapat, wala pa rin ang vaccine, hindi ba rin gano'ng maganda? Yun ang kapag yung basic rule. Ano ang contingency plan? Ano ang magiging situation? Then I will share it to you the contingency plan. But sa one thing for sure, it's no. Yun naman, importante kasi mayroong pagsisimula. Tapos, mayroon ng mga alternative. May magagandang alternative kanina na sinag-yes. So, we will share it by the right time. Ayaw kung itong mga hanggang taisipan nyo, baka kasi magpupulo naman kami sa nasarayo. Baka mo nga, may saksin yung kasama sa damesa na maganda yung idea. The same thing what Bishop Pagulio said. Na isa na sa labas, bilik-bilik, malaki pa yung space sa loob, hiwa-hiwalay, mas may hangin, mas tumatagos. So, those are the things. Mga posibleng magtama sa meeting. Siguro para kayo, Father, pakisabi ako. Paano nyo, paano nyo paghahandaan yung mga deboto? May meeting po kami sa City Hall next week. So, i-present ako namin kay imbutihing your name. At saka ito may paspas ito ni Bishop Abiyo. So, next week po, at saka ito ay palagyan po dun. May meeting po kami next week. So, ilalahat namin dun. Okay. Inaprobahan na lang po ng INTF yung 15 to 65 na tinanong ako sa bakit. Kung hindi namin yung reaction po. Napag-usapan yun. No? Then we will see on Sunday. That's one of the topic the other night. And we'll update you by Sunday evening. Approved na raw kayo, sabi ni Secretary. Well, I have not seen the report. I have not seen it personally. Ang tabayan ng report, matatanggap naman namin yung official report. After that, we'll do what is necessary, we adjust. Ganun naman tayo. We cooperate, we adjust, we have in synchrony, we have in unison, because this is a universal problem. It has to be acted and confronted inclusively. Yan ang